Hindi si Darwin ngit gano. Asya ka ni sila nikuha o ka ng kabaga sa ilahang naong bakay. Perti man yung baga. Hindi tayo nandito upang aawayin natin yung mga kapatid natin sa ibang pananampalataya. Hindi po yan ang ating pakay po. No? Ang ating pakay, bakit tayo nandito? To propagate the truth. At marami tayong masasagasaan kapag katotohanan ng ating isinisiwalat. Hello, magandang araw po mga kapatid. Kumusta po kayo? At sana nasa mabuting kalagayan po kayo. At kailan tayo natapos for Solemn Exorcism and Deliverance? Ang daming mga tao na higit sa 200 po ang bumibisita natin sa araw na ito. At pasalamat tayo sa mga kaparian na tumutulong sa atin for giving the sacraments to God's people. Kanina po ay may lumapit sa atin, no? At nagpapasalamat po siya sa ating Panginoon dahil pinagaling siya ng ating Panginoon, no? Grabe yung improvement sa kanyang kalagayan, no? Ako po ay na-amaze dahil nangungumpisal siya bago ako pumunta dito sa ating parokya. So, lahat ng mga paghihirap sa paghinga niya, nawala talaga. At nahirapan pa siya sa paglakad, ngayon ay nakakalakad na. So, grabe no? Maka-inspire talaga when we are so generous in giving the sacraments of His people. To His people and teaching them and appreciating using the sacramentals of the church. Yung deliverance prayer. Sacramentals of the church po yan, mga kapatid. Okay? At maraming nanonood natin ngayon, no? Salamat po sa walang humpain na pagsubaybay sa ating programa dito sa punto per punto, mga kapatid. So ngayon, may meeting tayo with Father Salon Florinoso, sa ating chief exorcist sa Diocese of Tagbilaran po. No? Marami tayong ine-exercise kanina, mga kapatid. Marami. Patuloy lang tayo for sharing and catechizing the people para malinisan tayo galing sa mga maling aral, no? Sa pamagitan ng ating programa dito sa punto-punto, marami tayong maabot. At kung marami tayong maabot, marami tayong masumpungan yung katotohanan patungkol sa ating pananampalataya, mga kapatid. So kanina may before ako lumakad, no, umalis sa Office of Healing and Exorcism, may lumapit sa atin na nagpalabas ng kanyang pasasalamat from Cebu. Hindi ko na natanong yung kanyang pangalan dahil nakita ko siya kahapon, mahina na mahina at namumutla. At sabi niya kanina, Father, tingnan niyo mo yung mukha ko. Maaliwalas na, magaan na, hindi na ako nahihirapan sa paghinga. Dahil alam mo, Father, nag-decide ako, meron ng desisyon na tubuhan ako dahil marami ng tubig sa aking sa loob ng aking katawan. Pero nag-decide ako pumunta dito. Nag-grease talaga ako dahil parang na hindi ito purely natural. At
Sabi niya, ngayon father, nakalakad na ako, wheelchair ako kahapon. Nag-receive ako ng sacrament of healing, confession, and well, tingnan mo ako ngayon father. Magaan na yung katawan ko at able na po ako father na makapaglakad. So, kahit ngayon lang papunta ako pauwi dito. Ayun lang, no? Very inspiring, mga kapatid. Na-deliverance din siya. sabi niya, malaki talaga yung improvement. Hindi naman ako, dahil sa raming mga tao, hindi ako makapag-interview isa-isa. So, umibigay natin. Pasalamat tayo ka, Father Richard. Father Mayong, Father Il-Il na tumutulong sa atin na maibigay si Kristo sa mga kapatid natin. By the way, bukas po dahil may sports and evangelization po, wala po tayong open sa office. At ngayong Sunday na po yung open natin sa office natin. Ngayong Sunday na po. At pasensya na po sa mga nandito pero walang office bukas dahil punta po tayo sa Marawis for sports and evangelization. Sa lahat ng mga supporters natin, papakainin po natin ang buong parokya po. Hindi po buong barangay, buong parokya po papakainin natin bukas. So pasalamat po ako sa mga punto per punto subscribers na nagpadala sa ating GCash at sa ating bank account. So, papakainin natin ang buong barangay po. No? Salamat po. Maraming salamat. At sa pamagitan nito, marami tayong maabot. At meron tayong bisita bukas po. No? Ang ating special na bisita, walang iba si Pastor Ian Fentes. Buong pamilya niya ay kasama natin bukas. Kasama natin, hindi bukas. Bukas pala, Saturday. Dito sila matutulog sa Badyang Resort. No? Para naman mag-enjoy yung buong pamilya nila at magkaligo sila kung gusto nila maligo sa magandang spring dito sa Valencia. Yan ang dinadalaw dito. One of the tourist spot here in Valencia po, ang Badyang Spring, no? At natutuwa din ako ngayong araw dahil merong mag-asawa na hindi sila Catholic, silang dalawa. Hindi sila Catholic, no? UCCP ang isa ay Aglipay. At nag-decide sila na pina-process natin ngayon ang catechism sa kanila dahil gusto nila nalilipat sa atin. Dahil napakinggan nila yung catechism, lagi silang sumusunod at sumusubaybay sa ating programa po. No? So yan po ay makaantig damdamin mga kapatid. No? Kahit nandito lang tayo sa kwarto natin, pero abot natin ang mundo. Sa pamagitan ng ating programa po na marami nang nalinawan. So, hindi tayo nandito upang aawayin natin yung mga kapatid natin sa ibang pananampalataya. Hindi po yan ang ating pakay po. No? Ang ating pakay, bakit tayo nandito? To propagate the truth. At marami tayong masasagasaan kapag katotohanan ng ating isinisiwalat. Lalo-lalo na yung aral na maraming mga mabanggaan natin pero okay lang. Dahil na ang sinisiwalat naman natin, hindi naman yung sarili kong aral, hindi naman sarili kong opinion, hindi naman sarili kong unawa. Kundi yung dalisay na aral ng simbahan ang kinakailangan natin. Amen? At yun, dalawa, mag-asawa na mag-decide na din. Nag-decide na kanina na magpakasal sila sunod ng mga araw dahil convinced na convinced sila sa katotohanan po. Amen? So, salamat sa mga maraming comment po na hindi ko na mababasa. No?
Asensya na po kayo, ang daming comment. Sana makabili kami sa polo shirt. Hindi po ito ipagbili na. Ito po yung uniform namin sa ano. Uniform po namin dito sa ministry. So yung ministry members sa ministry natin, yun na makasuot nito, no. Siguro mag-print tayo ng ano sa punto per punto natin para yung proceeds ay maitulong natin sa evangelization, no. At yung mga pinambili natin, meron tayong mga t-shirt na bininta at nakatulong talaga sa Ministry of Evangelization. Malaking tulong, no? So, may pundo na yung ating CFD, Catholic Faith Defender, sa Diocese of Tagbilaran po. Pasalamat po ako sa mga mamaya na lang, pasalamat tayo sa mga generous na nagpadala sa atin ng mga stars, no? At sunod na araw, abangan nyo naman yung pang-interview natin ni Ate Dolores, no? Biktima din ng kulam. Grabe, no? Ang dami ng mga mga sakit na hindi natural. Malilito yung mga doktor. Kasi hindi naman yung natural. Yung natural, makikita yan. Nabigyan na madali ng lunas ng doktor dahil may natural naman ng medicine. Natural naman ng gamot, mga kapatid. Tulad ng ubo ko. Yung ubo ko ay natural. Kailangan ko uminom ng gamot. May iniinom na ako ng gamot. Pero matagal pa itong mawala. Good afternoon, Dre. Yun kaha kamuanhi sa Iligan. Ugma, Randing. Wala pang schedule, no? Inom na ako ng tubig, ha? Hello, Father. Tanong ko lang, ano ang gawin kung may protestanteng nag-lead ng prayer? Bilang isang katoliko, nag-sign of the cross ba ako? So, dapat mag-sign of the cross ka din. Dahil yan ang palatandaan o identity natin. No? Yan talaga yung identity natin. Hindi dapat natin isakripisyo yung identity natin. Kung sila mag-sign of the cross, tayo mag-sign of the cross. Identity natin yan, eh. Di ba? May hapon, Father. Sana makapunta ka sa Pulumulok, South Cotabato. So, in God's time po, dahil hindi ko ma-accommodate lahat ng mga invitation ninyo. Bakit? May ministry ako. This is diocese ko. Pangalawa, may parokya ako. No? May diocese din ako. Cyrus Glenn, asa makapalit sa t-shirt, Father? Hindi po ito pambili. Uniform po natin ito sa ministry. No? Maayong hapon, Padre, watching from Bulacau, Cebu City. Si Arlene Diaz, si Risa May, Herkan Fernandez. Hello, Father. Maayong hapon, watching in Maasin City, Southern Leyte. So, maraming nanonood sa atin ngayon, no? At sana mabisita ninyo yung punto per punto YouTube channel natin, ha? Dahil meron tayong YouTube channel, so back-to-back po ito. Facebook page natin at YouTube channel din natin. Ayun nga po, Father, palibot basin panuhot. Pahilot basin panuhot. Kanos amo mo ari sa Naval Biliran. So, bago lang tayo nakapunta sa ano, sa Naval Biliran, mga kapatid. At no, nagpamassage na din tayo. Si Glenn Ryan Culon. Hi, Father, watching in Mandawi City. Oh, magandang ano, hapon na Brother Glenn. Si Carmen Diaz. Mayung hapon, Padre, watching from
Bye-bye, City Leyte. Father, may tanong ako, bakit daw pwede, di pwede ipakita sa lahat kung mag-deliverance ang isang exorcist priest? So, yan ang tatanungan ni Sister Anne Marjorie Joyno Lopez. Bakit? Na hindi kailangan. Dahil yung mga, merong mga habak na nanonood at yung mga habak na yan ay may nakatira na demonyo, nahan ng demonyo, mag-reinforce yun, matagalan. Kung nasilang isang kwarto, doon matorture yung demonyo na sa katawan niya at madali yung it might be partial liberation or complete or total liberation galing sa demonyo. Kailangan dahil pangalawa, pangalagaan din natin yung kanyang identity, reputation ng mga hinaharas ng demonyo. So, kung may maka-video niyan at ipa-upload sa YouTube, mapahiya yung biktima, no, ng demonyo, mga kapatid. So, hindi kailangan na ipakita. Good afternoon, Father. Watching from Talisay, CVT, Cebu, get well soon, Father. Si Jeannie Unaigdag. Unaigdag. Father, dugay na lagi ng imong ubo, Rosario Ignacio. So, mga dalawang linggo na po ito. Si Sandra Romblon. Good afternoon, Father Darwin. Watching from Ayungon, Negros Oriental. It is always a pleasure to watch and follow your talk. Salamat, kapatid, ha? Maraming salamat talaga. At si Sonia Soliano. Maayong hapon, Father Darwin. Watching from Tagum City, Davao del Norte. God bless you always. So marami, no? Hindi lang daan-daan yung nanonood sa atin. Hindi lang libo-libo. Milyon-milyon na po. So, pasalamat tayo sa 31 million, no? Na nakapanood sa ating programa sa YouTube channel natin. 31,517,606 na viewers natin ang naabot sa YouTube channel natin. So yan po ang magandang balita ko sa inyo, mga kapatid, no? Sino pang nag-comment dito? Ang daming nag-comment, hindi ko mabasa lahat. Father D, pag mawala na ang imong ubo, magpabaksin ka. Kanang flu vaccine. Meron na ako. Patsyada na, Father. Mauna akong gipabaksin yearly 2003. Ko sugod. Tuloy sa Ginoo, dili na ko. So, meron na akong ano, tinitake, mga kapatid. Si Ate Marife. Maayo pa rin kay sayo ka ni Uli. Ang pingdre, kumusta na si Nanay Alvina? Maganda na nandito pa rin. No? Laging sumasayaw, ate. Father, please ko appeal sa mga pag-ampo sa ako anak. Ya si Shira, Tyros. Salamat, Father. Sister Maricel Corbo Tyros. No? Yes, isasali ko kayo. Yung mga supporters natin, inaalala ko kayo during misa at during prayer natin every night sa Banal na Rosario po. At si Vivian Hostanosas. Good afternoon, Father. I'm always watching your live, no? Salamat po. Si Merna Minggito Galos. Maayong hapon, Father. Watching from Panabo City, Davao del Norte. Si Marie Grace Mahilom. Amen. No? Wow. Gold plate, Father. Anong gold plate? Si Jake Padrelan. Maayong hapon, Father. Watching from Ali Manguan, San Vicente, Palawan. Pagaling ka po. So, nawala naman yung ubo. Uminom ng tubig. At si Toledo Labuan Febe. Good PM, Father. Watching from Aluran, Miss Samis Occidental. Always watching in God's time. Father, makavisit ka diri sa parokya ni St. Matthew.
God bless you always, Father. So, in God's time po, at yung pastorang natagalo rito, Agusan del Sur, kumabalik sa Katoliko, doon rin na sa Lapinigan, San Francisco, Agusan del Sur. Kay nung dumkap, kadre, pag-anhi nimo sa Lapinigan Mission Station sa San Antonio de Padua, doon rin sa Loreto. Ay, si, mas maayo, Sister Eden. Si Beth Kabatingan. Blessed Friday, Father Darwin at sa lahat. So, pasalamat muna ako sa mga generous na nagpadala ng mga stars sa atin. So, oy, si nangunguna dito, si number one, nangunguna. Si Lali Rose Thisbo. Ipadala sa atin ng 500 stars sa live natin ngayon. At si Marybeth, si Sister Marybeth, nagpadala sa atin ng 200 stars. Pangatlo, si Maria Sarmento. Lagi po ito. Nagpadala sa atin ng 200 stars. Si Jean Dadison, 100 stars. Si Ginny Ana Igdag, no? 100 stars. Si Gladys, lagi po ito. May 11 ka mga kapatid natin nagpadala ng mga stars. Gladys, Santanya Pinili, 100 stars. Si Beth Kabatingan, 50 stars. Si Gina Guevara, 50 stars. Si Eden Clemente, 50 stars. Si Torrejos Milsorb, 20 stars. At si Sister Impier, no? Sir Impier, nagpadala sa atin ng 10 stars, no? Hi, Father, watching here in USA at work. Hello, Satanel. So, until, ano lang ako, ha? Until 6 lang ako. Si Connie Villanueva. Hello, Father, may tanong ko lang kung pwede ba pablisingan yung among sacramental sinig-blessing ni mo live, Father, watching from Toronto, Trento. So, yung may mga pare na mag-bless, ha? Lapit kayo sa pare ninyo. Kapag hindi yung mag-bless yung pare, last resort na po yung ating ginagawa sa online. Si Maribeth Aparice, pala sa atin ng 200 stars. Si Maria Sarmiento Bitaw, Father, looking forward to Nanay Part 2 interview tomorrow. So, kung nandyan si Nanay ngayon, interviewin natin, no? Para ka ng Satur Square na middle, dili po na mayo, dili na. Wala. Hindi yan ni-recommend ng simbahan, kapatid. It's recommended by the occult practitioners. Aguanta Good Gonda Virgilio. Watching from Fukuyama, Japan. God bless you po. Si Prissy Villabar, no? Good afternoon, Padre. God bless. Congrats to millions of people na ang nakapaminaw sa Word of God. Sister Imper Ramasano. Yes, sister. Si Sil Ortiga, please pray for me and my whole family. Yes, sister. Sil Ortiga, sali mo din ako sa dasal mo. Si Jose Arnold Alferez from Bangsamoro region in Muslim Mindanao. Hello, Pads. Salamat, Jose Alferez. Juanita Sincio, good being, Father. Baka need mo ng silistamin para sa allergy. Baka kasi allergy yan, ubo mo. Tagal na yan, pansin ko lang. So, mga dalawang linggo na ito. Si Marlo Tiguelo Piamonte, mayong hapon, Father, watching from Davao City. Si Melanie Hernandez, get well soon, Father. God bless. No? Salamat po. Si Hopi Tagod, watching from Agusan, Cagayan de Oro. Si Alexus Dance, Father, mayong hapon, akong pag-umangkon, nagsuka, duha, magsuon sila, nga gyaplasa namo, ni Mama sa Holy and Exercise Oil, painom sa Holy Water, na ay Holy Exercise Salt, yung parents walay kasal sa simbahan, kung sa explanation ane, kanang ilang pagsuka, daghan kaayo niya, ika, kadaghan. So, receive the sacrament mga kapatid at mas mabuti na makasal yung kanilang mga magulang po, no? So minsan may biktima ng curse, suka yan, no? Kung hindi natural yung pagsuka niya na giluod, no?
init yung kanyang ang tubig, hindi na yan natural, no? Mainit na yung oil, hindi na yan natural, kapatid, no? Kailangan ma-deliverance talaga. Kung merong mga tao o na-empower, no? Mas mabuti na makasal dahil yung mga magulang pwede makadeliverance sa kanilang mga anak. So, fight ni Maria at attack si FD with a humble heart po. God bless. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.